Yon, John, na rin si Jacob nga pala ng Brusco Brothers. So, matagal ako nakapag-upload. Kasi, para sa akin, respect yun eh. Kasi may nangyari nga nung pag-upload ko nung kasama ko si Mark. Maraming nasiyahan, maraming nagalit. Kaya, para sa akin, pagbigay ko ng respeto tong ngayon lang ako nakapag-upload. Bago natin simulan to, nagsosorry nga pala ako Christian Merck Gray, yung sa tropa ko si Merck. Tsaka kay Cafe na Mindang, kay Heaven. Yan, Heaven kasi tawag ko dyan eh. So, yun na nga, medyo naliwanagan na nga ako. Kasi nung nakasama ko siya, doon ko lang nalaman lahat. Lahat-lahat ng nangyari. Hindi ko talaga akalain na ganun pala yung nangyari. Pero bago nga pala magsimula doon, nahingi nga pala ako ng pasensya sa mga nasaktan ko. Kasi nadala lang talaga ako ng galit ko noon. Yung kay, doon sa family ni Merck, yan. Sa mama ni Merck, kasi alam mo naman ni Merck na ano eh, kung gaano kami kaklose dati talaga. Tinuring ko nga siya pangalawang best friend. So, kaya ako nagsasorry sa mama ni Merck kasi malayo siya, tapos nadami pa siya dati kasi... Hindi ko alam kung bakit talaga umalis si Merck noon eh. Sobrang nasaktan talaga ako. Yun nga, pati sa mga pinsan niya. Yan, kila Roy. Pero nagkakabati-batian na kami niyan eh. Sa mga tropang... Yan, pati doon sa mga tropa ni Merck ngayon, nadamay sila gawa sa galit ko. No, syempre, hindi ko akalain na ganito mangyayari eh. Syempre, kilala ako ni Merck eh. Alam niya yung mga pwede kong gawin kapag ganon. Kaya nadala lang talaga ako sa galit ko. Nagsisisi talaga ako sa mga ginawa ko noon, syempre. Kasi, pag yung mga involved mga tropa ko, ano eh, parang... May buris ako magalit kapag nadadamay sila sa mga ganung bagay. So yun, nagsasorry nga pala ako sa buong family ni Merck, sa mga tita niya, lahat pinsan. Yun nga doon naman sa mga family ni Heaven. Ayun. Sorry po sa inyo, actually hindi ko po kayo kilala. Nagsasorry po talaga ako kasi sa mga nagawa ko kasi parang sa akin po kasi nakakasama na po namin si Heaven. Tinuro ko po siyang kaibigan kaya silang dalawa po yung feeling ko kasi nagtaksil silang dalawa sa akin. Pero nung nalaman ko na yung mga nangyari, yun, naliwanagan na po. Kaya po ako nagbibideo ngayon na nagsasorry sa inyo. Sorry po talaga sa lahat ng ginawa kong kasalanan kay Heaven. Tsaka pati po kay Mark, pati po sa inyo, sa lahat po ng family ni Heaven, sorry po talaga. Sana po mapatawad niyo ako sa mga nagawa ko. At yun na nga po na sorry po talaga sa lahat-lahat. Kasi hindi ko po kasi akalain na ano eh, na ganun eh. Parang nabaliktad po yung nasa utak ko. Nabaliktad po sa mga nalaman ko kasi yun nga po sa kwento sa akin ni Mark. May mga nandemonyo sa kanyang mga brusko na ganun nga isang mga magsolo. Hindi ko sure eh, kasi yun po sinabi pero hindi po kami nagkakaharap-harap lahat kaming brusko. Bali nagkaharap lang po noon ako, si Arnold, si JM, si Merck. Nagulit po ako sa mga nireason sa akin ni Merck kasi sinabi ko po sa kanya dati, bakit hindi ka pumunta sa bahay? Eh kasi ikaw naman lagi napunta sa bahay namin nung time na yun. Tayong tatlo lang nilaking actually nagbibideo noon. Ang sabi sa akin ni Merck na natatakot siya, baka daw maano ko. Syempre, hindi ko naman alam kung sino na paniniwalaan ko eh. Sa mga naku-curious sa Brusco Bros fans dyan, eto na nga sinasabi ko na nga na ganun. Na may nandidemonyo kay Merck dati. Hindi ko na nasasabihin kung sino mga Brusco yun. Bali, masakit yung nangyari sa akin kasi hindi man sa pagano. Masakit eh, nung umalis si Merck talagang, nung nag-open forum ko yun, napayak talaga ako na... Hindi ko talaga akalain na ganun. Sakit, syempre. Kung may na-apektuhan sa Brusco talaga ako yun eh. Gawa, alam nyo naman na ang hirap maging leader, sobra. Napakahirap. So yun ang nagkabalibaligtad yung kwento sa akin. Ngayon, alam ko na. Sinabihan ko na kung sino yung mga nandemonyo kayo, Mike. Sinabihan ko na. So wala na naman akong hinanakit sa kanila eh. Kumbaga, matagal na. So, nagsisorry talaga ako kay Merck dun sa nangyari. Actually, sorry siya ng sorry sa akin nung magkasama kami.
nung pagkita namin sa video talaga. Yung August na yun, yung basta nung August, may basta may buwan na parang mabait, ayoko na eh, parang ayoko na siya parang ganun eh. May time na parang may mandidemonyo sa akin, tapos paparinggan ko ulit si Mert. Tapos nung nakita ko siya sa video, feeling ko kasi makikita ko si Mert noon kasi nga eh Monday yon. Kasi na-delay kami nung sweldo kasi Sunday, tapos Monday na. Pagpunta ko ng bangko, feeling ko andun si Mert, nakita ko nga si Arnold. Pagkita ko kay Arnold, sabi ko kay Jem, pagtitrip mo ko si Arnold na, oy, kasi hindi ako pinapansin talaga, talagang ganit yung itsura niya. Tapos nagtatawa na kami ni Arnold, sabi ko kay Jem, papansinin ko si Mert. Ang nangyari, yun nga, yung parang, nagkakailangan kami tumingin eh. Tapos nakaganto na ako, papansinin ko siya, biglang, ano, tinawag niya ako ng Jonah, tapos tingitingit na parang walang nangyari. Ayun na nga, nung lumapit siya, tapos ako, parang saya-saya, sobra na, parang bumalik yung kaibigan ko na gano'n na walang nangyari. Parang feeling ko, walang nangyari. Feeling niya, wala rin nangyari. So, nag-usap kami sa bangko, tapos sa kotse kami nag-usap para private kasi marami na nakakita na feeling nila yung niloloko namin na parang prank lang doon pag-alis ni Merck. Hindi na lang gano'ng kasakit yung nangyari dati. Tapos yun, kumain kami niya sa Vista Mall, doon sa may Gentry. Hindi ko alam kung ba't gano'n eh, kung bakit parang ang saya-saya namin. Tapos parang talagang walang nangyari na ano, sobrang saya, na-excite ako. Gusto ko nga sila makasama na araw-araw kasama ang Bruce ko. Yun, sobrang saya talaga, sana di ko sure eh, sana magkaba kang Bruce ko nakasama ulit sila. Sa mga nagsasabi dyan na huwag na raw isama ulit kasi awkward, di ko sa mga haters dyan na ang Bruce ko, nakingailaw sa mga issue namin. Sinasabi ko na kasi inyo ngayon. Kumbaga, kung babalik naman sila, sasabihin yung plastic yan, awkward, wala kayong pakialam kasi kami to eh. Kumbaga, wala pang video, magkakaibigan na talaga kami. Yun na nga, nagkasira na nga lang. Kasi may mga demonyo, may mga sila sa pera, may mga... Basta, hindi ko alam kung mabuti ba akong leader. Ginagawa ko naman lahat ng best ko. Sobra, hindi ako kupal sa pera, alam. Kilala ko nila, hindi ako plastic, alam ni Merck yan, alam ng Bruce ko yan. Kung ganito ako, ganito talaga ako na inaano ko sila na ganito yan, ganito gawin mo, o ba't mo ginawa yon? Kasi ang pagsasama namin, hindi lang sa pagbibidyo eh. Pati sa mga family namin, kung may problema sa ganito, tulungan. Kaya ngayon nililinaw ko yung sa mga nangyari sa amin. Sobrang ayoko na balikan yung dati. Gusto ko mag-rebuild kami ng panibagong Bruce ko. Actually, yung t-shirt nga, hinold ko 100 na na-print na siyam naming ulo. Siyam na ulo namin yon. Tapos, kung babalik naman sila Mark, sila Arnold, ipapadagdag ko. Kaya hinold ko yung mga iba pang Bruce ko shirt eh. Kasi gusto ko, kung bumalik man sila, meron sila mga t-shirt, kasama sila dun sa t-shirt. So yun, abangan nyo na lang kung makakabalik si Mark, si Arnold. Ewan ko lang, hindi ko na sure kung si Lawrence eh. Basta, sana talaga. Sana wini-wish ko yun. Kahit siguro kahit mag-birthday na ako, wini-wish ko talaga na magbalik-balik yung samahan talaga namin. Actually, wala na talagang ilangan kami eh, nung nagkita-kita kami. Pero syempre, baka na-excite lang kami. Pero nung sinabi ko sa kanila bago kami umalis, baka naman pag-iwalay-walay natin, wala na ulit. Pero sabi nila, hindi. Yung ibubuhay para nila yung tropahan ulit. Yun ang pagkakasabi nila yun. Dito naman tayo kay Commander, yan, tsaka kay Heaven. Kasi dati sila, magtropa naman sila talaga noon. Nung wala pang issue, siyempre nag-awkward na lang kasi kami ni Merck eh parang nag-away, di parang naglaylo sila. Mas may isang girlfriend na ng Bruce ko ang nandidemonyo dun kay Heaven, kay Commander, kaya sila nag-away. Pero hindi na ako makangialam dun eh, kumbaga away na nila yon. Tsaka sinabi ko na sa ibang Bruce ko na tiltigilan na yung mga pandidemonyo kung sino man, tsaka yung mga girlfriend nila ayusin nila kasi yung sa mga ibang girlfriend kasi yung nakakapagpaaway ng mga ibang Bruce ko eh. Sinasabi ko lagi sa kanila, kaya si Carla alam niya yun na alam ni Commander na hindi ako ano sa kanya eh. Baga, alam niya na mas priority ko yung Bruce ko kasi sa kanya, kaya siya lagi nagsiselos. Kaya yun na nga yung sacrifice ko para sa group eh. Kumbaga, hindi na nga ako masyadong konti na yung time ko kay Mahal, kay Carla, kay Commander. Kasi napakahirap maging leader, lalo na pag yung mga kagrupo mo, napakakulit, sobra. Laging absent, laging late, yan. Piliin na lang talaga sa Bruce ko yung matitino. Pero hindi ko naman sinisiraan sila, gusto ko lang
malaman nyo, tas malaman din ng mga ibang may grupo dyan kung gaano kahirap maging leader. So inaayos ko talaga, kung may tatanggalin ako, wala akong tatanggalin, kasi pag sasamahan to eh, pagkakaibigan talaga namin, solid na. As in, kahit may tampuhan, galitan, away, wala, ganun talaga. Kailangan maging kompleto pa rin kami, kasi pagtanda, pag wala na ng YouTube, wala na rin nakapag-video, matatanda na kami, magkakasama pa rin kami. Magsisiyahan, kasi yung pinaka-importante sa amin, yung saye. Napakasaya talaga ng pagbuo yung tropa, kaya kung sakaling babalik sila, magkita Arnold, sila Lawrence, napakasaya sa akin, sobra. Sobrang napakasaya ko. Hindi lang ako, sure, pati bros ko, pati, ano yung mga bros ko, solid fans dyan. Sa mga YouTuber dyan, ang mga naninira sa amin, wala kayong alam, wala silang alam. Tapos kung nakiki-epal sila, kayo bahala. Sa mga viewers naman, kayo bahala kung maniniwala kayo sa kanila, sa mga naninira kaysa sa amin. Kasi ako, sinasabi ko na nga kayo, tapos sa kanila pa kayo maniniwala. Kumbaga, ako na yung ano dito eh, nasa amin yung issue, nasa amin yung pagsasamahan, tapos sa kanila kayo maniniwala. Kumbaga, sila, ginagawa na nila para sa views. Ako, tong video to, walang ads to. Kasi respect, eto yung respect eh. Kumbaga, gusto ko mag-sorry sa lahat. Sa lahat-lahat ng mga nasaktan ko yan, sa family ni Heaven, family ni Merk. Sa kanila mismo, kay Merk at Heaven, na nagsasorry talaga ako yung sa mga nangyari. Yung ginawa kong video sa pera o tropa, i-delete ko na yon, as in, kasi, syempre, tama nga naman yung parang okay-okay na kami, tapos nandun pa rin siya, naka-public. So, i-delete ko na yon. Basta, sa akin lang, mabuni ulit yung tropa namin, Brusco Brothers. Kaya ito ulit yung sinuot ko. Hinahanap ko pa talaga to, kasi kahit nawawala. Kasi, gusto ko talaga mabuo yung grupo namin. Sorry kung paulit-ulit akong gusto kong, hindi ko na alam kasi yung gusto kong sabihin sa camera eh, sa inyo. Basta ang gusto ko mabuo ulit yung Brusco Brothers. Yung kanta nga pala ni Makagago na Ulo, siguro papa-private ko na lang yung sa kanya. Pipilitin ko. Kasi close kami ni Makagago eh. Ni Kuya MG. Nasabi ko na sa kanya na yung about kay Merk, yung medyo okay na nga kami. Na pupunta kami sa Laguna para kumain sa restaurant nila. Okay lang daw. Tuntuwa siya, as in, kasi buo na raw kami. Kasi sobrang nababaitan talaga sa grupo namin si Kuya MG. Sinabi niya dati, sana mabuo kayo ulit. Kahit yung sa Disney. Doon lang talaga siya sa video talaga, parang demonyo. Pero yung sa personal, napakabait niya sobra. Parang kuya ko siya. Parang kuya naming lahat na Brusco. Kaya kung madali talaga siya mapapakiusapan. Tsaka lahat ng mga live about kay Merk. Nung kayo makagago sa video, papa-hide ko na yon, papa-private ko. Tapos lahat nung kung nababash kay Merk dyan, stop hating ulo. Huwag na natin i-bash si Merk. Kasi okay-okay na. Kung solid talagang Brusco Bros fans kayo, tama na, huwag nyo na siyang i-bash para sa amin. Kasi mga haters na iba dyan na nakikiepal, huwag na kayong umepal kasi wala kami pakialam sa inyong lahat. Kumbaga sinasabi ko lang to. At yun na nga, dito ko natatapusin tong video na to. Basta sana maging good kami lahat. Kung may papangarap ako, sana mabuo ulit yung Brusco Brothers. Yung mga nasirang pagsasamahan, sana mabuo ulit. So ulitin ko talaga na hindi ako magsasama po ulit na sorry talaga Merk sa mga nagawa ko. Alam mo naman, kilala mo naman ako. Sobrang kilala mo ako. Sorry talaga, pre. Saan binati pa nga kata ng birthday mo eh? Ano yun? Seryoso ako noon, trip. Kaya tinagay ko yung age mo doon, diyon trip. Kasi alam mo naman, hindi ako plastic. Miss na kita, pre. Sa mga gala, gusto kong makasama ka ulit. Sorry talaga, pre. As in, sorry talaga. As yung kay Heaven, sorry talaga, Heaven. Hindi tayo masyadong close, pero nakasama ka tabi lang kaibigan. Sorry talaga. Hindi ako plastic, alam ni Merk yan. Masensya na kayo lahat sa mga ginawa ko. Ginawa ng Brusco. Sa Brusco hindi eh. Gawa ko yun. Kumbaga,
sa kanila, magsiguro magbi-video na lang kami sa Brusco Bros yung about dito. Kasi hindi rin kami nagpa-upload ng video sa Brusco. Yan kahit kay Carla kasi para sa kumbaga respect eh. Respect kami dun sa nangyari. Kumbaga parang ano eh, about tawag dito. Parang disidido, parang ganun something. So yun, tatawagin ko pala sila sa mga code nila sa YouTube na makagwapo at makaganda. Yan yung tambalan nilang Murphy. Yan sa mga hindi kasi nakakalam na si Heaven at si Mark yung tinutukoy ko. Kasi yun yung tawag ko talaga sa kanila eh. Sorry talaga, pre. Sorry talaga, Heaven.